Nasaan na kaya ngayon si Garela? Siguradong hinahanap niya na ang pumatay sa berdugo para patayin. Amante, pwede ba kita makausap? Tungkol? Kay Rebecca. Eh, hindi mo raw kasi siya pinapansin. And to think, di ba lumaki kayo magkasama? Dapat close kayo. Amante, si Rebecca ang alay. Kung pasasamain ang loob niya, gawin mo lahat na makakapagpasaya sa kanya. Hindi ka dapat nakikialam sa damdamin ng mga bata. Gusto ko lang naman maging masaya si Rebecca. Wala kang obligasyon na pasayahin siya. Dilemma, ayoko makaisip siya ng hindi maganda. Anita, hindi mo kargo yun. Anong pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mo na si Rebecca ang alay. At siya lang ang solusyon para gumaling ang anak mo. Salamat. Ayan, kain muna kayo. Kanina pa kayo nag-aaral. Huwag kayo masyado magpupuyat. Maya-maya lang matulog na kayo, ha? Apo, Mami. Yes, Tita. Salamat, Piping, ha? Lagi mo sinasamahan si Dorina. Bakit naman po hindi? Eh, simula pa ng pagkabata ay kasama ko na tong si Dorina. At simula pagkabata, naging mabuti ka ng kaibigan. Sige na. Aga pa kayo bukas, taposin niyo na yan, ha? Uy, alam mo ba tuwing Merkoles ka lang pwede magupit ng kuko? Bakit naman? Dahil swerte daw yun. Doon na ninyo, alahad. Uy, ano ba? Ang bigat! Ariko. Ang bigat mo eh! Bakit ba ang sungit mo ngayon, ha? Wala ka na doon! Sungit na ito. Naalala ko na may sumabog na barko. May nawawala sa akin. Ano? Hindi ko alam eh. Han. Basta may nawawala sa akin. Hindi ko lang alam kung ano yun, pero may nawawala sa akin. Eh. Kailangan mo alam kung ano yung nawawala sa akin. Han, listen. Matagal na yun. Ha? Huwag mo naisipin yun. Ang mahalaga, magkasama tayo.
ikaw ang baby ko. Sino yan? Ha? Eh, yun yata yung bagong kusinera eh. Tol, maganda siya, tsaka sexy. Wala akong pakialam. Kakain ka pa rin mamaya, ha? Po. O sige, diyan ka lang. Huwag kang aalis, ha? Okay, bilang kita. Basag. Ay, ang tutubig! Nakakatulong sa tubig? Alkohol yan, para hindi siya mabulok. Patay na ba siya? Oo, kaya ko nga siya nilagay dyan eh. Bakit mo siya kinulong? Hindi ko siya kinulong. Gusto ko lang siya makasama lagi, kaya ginawa ko siyang kwintas. Magaling ka ba manghuli ng tutubig? Hindi. Pero... may kaibigan ako nung bata pa kami na sobrang magaling manghuli ng tutubi. Siya nga nabigay sa akin ito eh. Hindi ko lang alam kung magkikita pa kami. Hoy, Biboy! Ihuli mo ako ng tutubi para magkaganya din ako. Sige, para hindi kita makalimutan. Tara! Hoy! Akala ko tutulungan niyo ako! Okay, huwag ka na umiyak. Andito nanay, oh. Andito mami, oh. Yan! Yan ako ng anak ko! Anak ko! Ano ka? Anak ko! Bitawan! Oh! Asa ko yun, eh? My mother gave it to me when I was little for me to have peace. It's yours now, so you will have peace.
Miguel. Miguel, anak. Nasaan na kaya ang anak ko? Nasasaktan ako eh. Yan. Yan. Dito sa baba. Yan. Oy! Yeah. Amelia, Verdadero. Laya ka na. Uy! Swerte mo ah! Talaga si Serge, binitin mo lang ako. Sakit na. Tinigil ka na dyan, taba. Kaya hindi ka na nangangayayat eh. Kung talaga, kahit lagi ka na lang ganyan. Pirma ka na ito. Swerte mo, hindi nagsampa ng kaso yung nanay ng bata. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Sir. Okay, laya ka na! Ngayon at kailanman sumpa ko'y ibigin ka. Ngayon at kailanman hindi ka na mag-isa. Ngayon po ginhawa pa, asahan mo may kasama ka. Naroon ako tuwinan, naasahan mo tuwinan, ngayon at kailanman. Amelia! Hanggang muna! Huwag na. Hinihintay ako ni Nana Merced eh. Painit lang na lamunan. Ang dali lang to. Yan na! Po! Oh, patagay lang sa Amelia! Sige na nga. Sandali lang ha. Oo! Okay, mapu ka muna. Inom ka dyan. Ano ginagawa mo dyan? Bawasan mo ako, ano? Hindi! Umulis nga ang bastos mo! Hindi! Bastos mo? Ay, inom! Inom tayo hanggang mamatay! Hanggang mamatay tayo, ha? Utang pa, oh! Ito. Oh. Yan! Amelia, halik ka na! Umuwi na tayo! Nana Merced, ayoko pa. Uminom pa ako eh. Lasing na lasing ka na. Kalalabas mo lang ng kulungan. Alak na kaagad ang inatupag mo. Halika na, sabi. Uy na tayo! Ayoko! Inom pa ako kami. Alam ko lang, nababalik ka sa pag-inom ng alak. Pinabayaan na sana kita sa kulungan. Buti doon, walang alak. Halika na, sabi. Uwi na tayo! Ayoko! Nana Merced! Nana Merced! Hospital! Kakainis ang bastos. Hindi na lang nahiya. Oh, sino naman yung kaaway mo? Eh di si Miguel. Bakit? Ang ginawa sa'yo ni Miguel? Sinilipan niya ako. Kakatapos ko lang maligo at pumasok. Manang Binilda naman. Ba't mo akong pinagtawanan? Eh, ako na nga yung nasilipan eh. Ano ka ba, Isabel? Bulag si Miguel. Bulag? Katawan mo ko.
Ngayon ko lang naisip. Napakalaki ng hirap mo sa akin. Ikaw ang tumayo, nanay ko. Pero ito pang ginanti ko sa'yo. Ayaw kong ito ang maging paraan para magkayo ulit tayo. Ayaw ko. Nana Merced, salamat sa Diyos. Hindi niya ako binigo. Hindi niyo ako iniwan. Tawarin niyo ako. Kasalanan ko. Wala kang kasalanan, anak. Hindi mo yun ginusto. Napakabait ninyo. At pangako ka, Amelia, aayusin mo na ang buhay mo. Pangako, aayusin ko na ang buhay ko. Hindi ko na kayo bibigyan ng problema. Maraming salamat, Amelia. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo, Nana Merced. Hindi nyo naman ako kadugo, pero sobrang malasakit na sa akin. Pati yung ari-arian nyo sa bukid, ibinenta nyo nang dahil sa akin. Itinuring kitang parang tunay na anak. Pag nakikita kong magulo ang buhay mo, nagiging magulo rin ang pag-iisip ko. Pasensya na kayo, Nana Merced. Nawala na kasi ko ng pag-asa na makikita pa si Miguel. Kaya alak ang napagbalingan ko. Hindi na ngayon. Magbabagong buhay na ako. Maghahanap ako ng trabaho. At pipilitin kong mahanap ang anak ko. Mangako ka, Amelia. Mangako ka. Pangako po. Amelia Verdadero? Opo ka. Ako po yun. High school graduate? Opo, nabuntis po ako nung 17 ako eh. Pag high school graduate kasi, ang available naming trabaho dito ay maid, yaya, labandera at janitress. At least second year college kasi ang sales lady namin. So, anong gusto mo applyan? Mission accomplished.
Father. Father? Ang tagal niyong bumiyahe. Eh, may dinaanan pa ako bago ako tumuloy dito. Eh, ako na pong minatok. Miguel. Kailangan kita makausap. Halika. Masyado mabigat ito. Bawasan. Nagising na si Garela, ang ikalawang bantay ni Apo Abukay. At ikaw, ang kanyang pakay, Miguel. Hindi siya titigil hanggang hindi kanya napapatay. Nagkausap na ba kayo ni Miguel? Hindi, no. Bakit? Hindi pala siya yung Miguel na kababata ko. Ang pakikipaglaban ay hindi lang sukatan ng lakas ng katawan. Higit sa lahat, ito'y tagisa ng isipan. Mo't galaw, di natanaw nila sa atin.